Buti na lang. Kung tayo galing kanina, oh. Pinakadulo na yun. Dito tayo sa kabila. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe. Malunggay? Grabe, no? Sa tag-init yan na oo nga, no? Kaya sabi ko nga, eh, Pilipino nakatira dito. O, may alugbati pa. Saan kayo galing? Nagpapawi, sir. Ha? Dikot. Ah, saan kayo nakatira? Diyan, sa kabila. Dito sa kabilang kalye. Sa dulo? Oo, sa likod ng Herfi. Ah, yun. Kasama mo sila sa inyong nagtrabaho sa ano? Sa likod ng airplane? Oo, dito. May, kita mo yung bago tayong school dyan? Ah. Yan, doon kami. Laging pusa, ha? Ayos ang mga tanong sir, ha? Ilang taong ka na dito? Isa, maglima. Ah, lima? Pero dito sa Saudi? Ah, Saudi. Takam ang guide tayo dito. Po. Ako, mag-aarim na taon pa lang ako, eh. Saan sa Iloilo? Yung mother ko, Iloilo. Pero yung father ko, Batangas. Ah. Oo. Oo. Ayos tong ano yung malilim eh. Sabi ko nga, ang laki ng malunggay na to, no? Ikaw na rin nagtarim nito? Ha? Ikaw na rin? Ha? Nagtarim nito? Oh, pag tapon nito, oh. Kasi nagunggay nila yung sa tubig ko. Oo. Nitro. Oo. Sabi ko, huwag mo na lang ng isiminto. Oo. Kasi tariman ko ng tamatis at saka sila. Buti okay lang sa amo nyo, no? Medyo magalit, pero ano nga naman, panay silang bigay sa akin. Okay lang sa kanya yung mga may halaman dito sa harap. Okay, kasi pag tanglad, gagula ng tanglad. Oo, ito. Tinulad. Oo, alugbati. Oo, may malunggay. Ito, tanglad. Ito, may kamul. Oo, ito, ano to? Kangkong. Oo, kangkong yan. Ayos. Ano? Na lanta. Ito isang itong kumakabag na to. Ah, grapes yan. Ah, grapes? Ah, binili ko yan ng 5 real at ano on eh. Oh, talbos ng kabuti. Ah, oh. Pero ngayon sa taginip, hindi mahirap. Alalayan ko na lang ng tubig. Kasi ayos ah. Pag alalayan mo ng tubig, pag taglamig, mayroon ka ng kuan. Yung magulay ako dito, tinatanim ko dito eh. Oo. Kailan yung huling uwi mo? Buwan na. 3 years and a half na eh. Oh? Nag-COVID kasi. Oo nga eh. Ako nga, napatigil din sa atin eh. 8 buwan eh. Ha? Oo. Nag-vacation ako nung February 2020. Dapat March ako babalik. Nagdali ako ng lockdown. Nakabalik ako dito October. Mabuti kinailangan pa ng kumpanya. Ah, pero hindi naman nagkuha ng visa ninyo. Hindi. Ah, nirenew nila. Nirenew yung visa. Marami akong kaibigan sa Damam noon kasi doon kami sa Damam noon. Oo, sa Damam ngayon ano ng Nesmay. Ah. Yung mayroon niyang taga Surigao nga nasa Nesma, marami. Oo. Kasi ayos. Nesma, sa contract yan sa STC. Oo. Palagi ako dumadaan dito pag nagpapapawis kasi rest day namin ngayon. Papapawis, naglakad ako mula doon kapag ganun. Kala ko galing ngayon sa Bacala. Ano yung one yun? Camera, nagbablog din kasi ako. Sa YouTube. Ah, akala ko transit na. Sige sir, salamat.
Assalamu alaikum. Clean. Very nice, ha? So, mga driver dito, ngayong oras, kapag hatid na sa kanilang mga amo, so, walang ibang gagawin, kundi maglilis sa sasakyan, maghintay uli ng tawag or ng oras para sila naman ay susundo. So, itong neighborhood na to, mga bago pa yung bahay dito. Kasi, year ago, kinagawa pa lang to. Kita nyo yun, mga buddy. 32 years na dito sa Saudi Arabia from Visayas si Tatang. Ang daming mga tanim na mga halaman, no? Malunggay, alugbati. Salam! Ano pa? Talbos ng kamote. May tanglad pa. Meron pang grapes. Matindi. Grabe yung tiyaga niya. Mabuti. Okay lang sa kanyang amo. Lagi akong dumadaan dun, eh. Ngayon ko lang natsyempuhan siya sa labas na naglilinis. Pero nakakaawa rin minsan. Meron mo 3 years na dito pala sa Saudi na hindi nakaka-uwi. At napakatanda na rin. Siguro mga nasa 60s na yon. Pero patuloy pa rin siya sa pagtatrabaho. Hindi siya magtatagal dito sa Saudi Arabia, mga buddy. Kung siya ay loko-loko, no? Kung siya ay hindi marunong magmahal sa kanyang trabaho. Kaya yan ang sinasabi ko. Kapag binahal mo ang iyong trabaho, sigurado, mamahalin ka rin yan. Mamahalin ka rin ng bawat employer na mapupuntahan mo. Kasi dedicated ka sa kanilang trabaho. Hindi na importante kung ikaw ay engineer, kung ikaw ay doktor or nurse dito sa Saudi Arabia, kahit na ikaw ay isang ordinaryong manggagawa lang, kahit na ang sahod mo ay napakaliit lang, basta itong ginagawa mo ay para sa pamilya mo, talagang gagantimpalaan ka ng Diyos. Gagantimpalaan ka ng trabaho na magtatagal sa'yo. Gagantimpalaan ka ng kinabukasan na maganda para sa pamilya mo. So sana po ganyan. At least medyo na-inspire ako doon sa mga sinabi ni Tatang, no? Pero mo ako 6 years pa lang dito, pero siya 32 years in Saudi and still working. Pero ayoko naman na umabot ako sa ganong edad na nandito pa. Siguro mga nasa 45 years old ako. 3 years pa lang, siguro mga 3 years na lang, okay na sa akin. Pagtapos ko lang yung ating panganay. Para at least naman ay may oras pa tayo na makasama yung ating pamilya. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay dito sa mundo. Hanggang kailan ang ating itinakda na panahon. Mahirap din kasi na wala tayo sa pamilya. Mahirap din na palagi tayong malayo. Kahit na sabihin na kumikita tayo ng pera, pero iba pa rin kasi yung ano, yung oras na ini-spend mo nakasama sila. Kahit na minsan medyo mahirap ang buhay, basta nakikita mo sila pagkagising mo sa umaga, pag tutulog ka, nakikita mo mga anak mo, nakikita mo na masaya. Iba sa pakiramdam yon, mga buddy. Kaya sana may natutunan kayo dito sa ating vlog na to. At panoodin nyo rin yung kabuuan kung saan ay tayo ay naglakad at pumasok doon sa isang foxhole. So hanggang sa muli, ito yung Supremo. See you next time, mga buddy.